responder, mga pulis at ospital. Tinutukan niya ni Bon Aquino. Natumba po siya. May fever. Manipurado po kasi nanginginig. Pero buhay pa po siya. Sana ma'am, doon po, pakaalat na lang po, papuntahan. Yung location po, Remedios Street Corner, South Avenue po. Ito ang ipinanawagan ng concerned citizen at healthcare professional na si Zaldi Magigat sa kanyang Facebook Live para tulungan sana ang isang lalaki na humandusay sa bangketa sa Taft Avenue pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ang kanyang mga post na ito, umani ng libu-libong views, shares at likes. Nanginginig po siya na nakabaluktot. Hindi ko rin masabi kung ano yung sakit nun. Sa mga larawang ipinost din ni Zaldi sa kanyang Facebook account, mapapansing tila banyaga ang lalaki. Kasama ang iba pang concerned citizen, kinordon daw nila ang lugar para hindi malapitan ang mga tao sakaling mayroon daw itong nakakahawang sakit o ang kinatatakutang 2019 novel coronavirus. Tumawag daw si Zaldi sa iba't ibang ospital at emergency hotlines, pero... Then yung tinawagan ko itong Red Cross Manila chapter, yun nga, ang nakausap ko, sabi niya, sir, wala pong ambulansya. Sir, di ba po natin pwedeng magawa ng paraan? Kasi sir, Chinese National ang tingin ko sa kanya, baka po carrier siya, hindi ko po masabi. Sana makuha siya, mapacheck out. Sir, wala po tayong bakanting ano eh, wala pong available na ambulansya. Sa 143 emergency hotline naman daw. Nung naibigay ko na yung details, sabi sa akin, sir, may kasama po ba yung victim? Sabi ko, ay sir, wala po. Ay, hindi po, dapat yan may kasama yung victim. Yun ang tugon sa akin. Sir, paano yan? Emergency po to. Porke po ba wala ng kasama? Hindi na pwede. Pwede ko po bang kahit kami na sumama? Ay, hindi po po pwede, sir eh. Sinubukan din daw nilang magpa-responde sa ospital ng Maynila. Pero inirefer lang daw sila nito sa San Lazaro Hospital. Nang tawagan naman daw niya ang San Lazaro Hospital, wala naman daw sumasagot sa numerong nakuha niya sa internet. Nagpatawag din daw sila ng pulis sa lugar, pero walang rumesponde sa kanila. Makaraan ng mahigit isang oras, sinubukan daw ng lalaki na tumayo kahit hinang-hina at bumabagsak. Nang makakuha ng sapat na lakas, ay naglakad daw ito paalis ng lugar at naiwan ang kanyang gamit. Ang mga gamit ng lalaki na wala nang balikan niya ang lugar kagabi. Nanlulumo na ako sa sarili ko dahil una, naawa ako sa sitwasyon nung ano na parang pumasok sa isip ko na ano ba ito, para kung ako yun, di ano nang mangyayari sa akin. Nagtungo kami sa MPD Station 5 para alamin kung nakaresponde sila sa insidente. Ayon sa desk officer, nakapag-dispatch naman daw ng mga pulis 7:40 kagabi. Wala na silang inabutan dahil mahigit isang oras na ito matapos.